dinukwang, dinakma. Tapos, halos nanginginig na yung kamay niya sa kalasingan. Susubo. Ngayon, di niya mahanap yung butas ng bibig niya. Hinahanap-hanap niya kung saan niya isusubo sa kalasingan. Sa isang malayong sitio, may isang halos gumapang na pauwi ng tahanan dahil sa sobrang kalasingan. Nang sa di inaasahan, sinalubong siya ng kambing na bulugan at dito nangyari ang hindi inaasahan. Yan at iba pang kwento ng kalasingan ang ating bibigyan ng pansin dito sa Midnight Choco. Magandang gabi sa lahat. Time check 8:09 ng gabi. So katatapos ko lang kumain, papahinga ng konti na dito sa trabaho. Nakaharap dito sa monitor. At habang nag-check, magkwentuhan tayo saglit dahil mamaya iikot ako. Share ko lang sa inyo alak. So, inuman tayo. Virtually. At dahil wala naman akong alak na ipapakita sa inyo, so, gawin na rin nating imaginary. Okay. At by imagination, iinom ako ng kaunti lang. So, bakit kaunti? Nagsawa na ako sa marami. Oh, kasi pag marami, nalalasing, kakalasing. Saglit lang may tawag. Hello, good evening. Yes, hello. Mm-hmm. Yeah. Oh, too much cold. Okay, no problem. Have one. Okay. So, yan ang trabaho natin dito. Teka, nawala yung alak ko. Ano na ba yun? Yun. Nung araw, nalalasing tayo. Siguro, yung mga nakaranas ng malasing dyan, nakakaharap sa mga inuman, naka-encounter na kayo yung lasing na lasing, no? So, meron yung isang lasing talaga. Sa sobrang kalasingan, dumukwang ng pulutan. Hindi na gumamit ng kutsara, lasing eh. Dinukwang. Dinakma. Tapos, halos nanginginig na yung kamay niya sa kalasingan. Susubo. Ngayon, di niya mahanap yung butas ng bibig niya. Hinahanap-hanap niya kung saan niya isusubo sa kalasingan. Nakita na kayo ng ganon. Totoo yun, totoo nangyari yun. At kung kayo ang nakakita, syempre hindi ka pa tinatamaan. So, aware ka. Entertaining, di ba? Masaya. Ikaw, hinahanap-hanap yung butas ng bibig kung nasaan eh. Hindi makita. Liwa-liwanag naman ng ilaw. pero kung lasing ka at sa'yo nangyari yun, kinabukasan tatanungin ka, ang reality, i-deny mo. Dahil halos hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Tama, mali. Comment down below kung tama or mali. Ngayon, ang mahirap, napagdaanan ko yan eh. Kapag ka may problema ka, stress, depressed, sige, tagay, shot, kampay, sige, kampay ng kampay. Hanggang kakakampay, nung naglakad na kami pa uwi, hindi na nila ako nakita. Na-shoot ako dun sa butas na imburnal. Hindi tinakpan nung mga gumagawa sa kalsada. Buti na lang kamot, mababaw lang yung tubig. Ayan ang nagagawa ng kalasingan. Kaya, ngayon, inom lang ako, kaunti lang. Kaunti. Tsaka natutunan ko na eh. Marami akong aral na inabot dun.
maraming mga sakit ng ulo, pagsusuka, hangover, kung ano-anong mga hindi magagandang abutin mo dyan sa daan dahil naglalakad ka, gabi na habulin ka ng aso. Tama, mali. Lalo na yung may mga karanasan dyan sa inom-inom na yan. At yun, meron pa akong karanasan na sa sobrang kalasingan, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Meron nga yung isang, so lasing na lasing siya, pupunta siya sa kanyang kubo sa bukid, doon siya uuwi. Sa sobrang lasing niya, halos gagapang-gapang na siyang ganun. Lasing na eh, yung nandun sa kubo niya, ang sasalubong sa kanya, mga alaga niya, kambing, mga bulugan pa naman, lalaki ng sungay. Di pag ganun-ganun niya sa lupa, halos gumapang sa kalasingan, akala nung mga alaga niya kambing, makikipaglaro siya ng suwagan. Patay, bukol-bukol yung kawawang mama. Sinwag dito, sinwag doon. Sige, intitigas ng sungay ng kambing, ba? Lalo na yung medyo nakapabaluktot na gano'n. Talagang bukol. Pasa, black ay ang abutin mo. Ayan. Yan ang nagagawa ng kalasingan. Yun namang uncle ko noong araw. Pag nalasing yon, naglalakad pa atras. Sabi niya, ayaw na ng paabante, di pa atras na lang. Ayan. Pero namatay siyang maaga. Dahil na rin siguro sa kainom ng alak, nagkaroon ng sakit sa tiyan. Yan yung reality na iniiwasan ko kung bakit ako nagbago. Dahil sa sobra na rin siguro yung nainom ko, umabot ako sa punto na lagi akong itinatakbo sa hospital noon dahil nadalas lumala ang aking acid reflux. Mabuti pa yung namatay ka na lang eh. Wala kang nararamdamang masakit, di ba? Ang hirap noong mga time o pangyayari sa buhay na nakakaramdam ka ng sakit, tapos nabubuhay ka, ang hirap nun. Ilang beses nangyari sa akin yon, kaya binago ko na. At kayo, ano sa palagay nyo, ano sa decision ninyo? Pero ang alak naman, hindi naman sana masama kung noon pa ginawa ko, konti-konti lang. Kasi nasusulat naman eh. Unang Timoteo 5:23, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So, kaunti. Ang tanong, gaano ba kaunti yung kaunti? O kung gusto ninyong marami, hanggang saan yung limit para hindi kayo magkasakit? So, tatalakayin natin yan sa susunod na vlog. So, itong sinishare ko sa inyo ay parang isang imbitasyon kung nais ninyo akong samahan doon sa vlog na yon. Tatalakayin natin kung gaano karami yung nararapat. At kung mapapansin ninyo, lahat ng mga inuming nakalalasing, hindi lang po alak, no, ang nakalalasing o yung wine. Kasama na dyan yung beer at distilled spirits. So, beer, wine, distilled spirits. At yung distilled spirits, matindi yan, malakas. Proof ang nakalagay, no? Ang tindi, di ba? Parang hindi tatablan, parang bulletproof. Para pag ininom mo, sana hindi ka rin tablan. Sana. Pero mataas eh, matindi nga eh. Ikaw, tatablan ka talaga. Kahit gano'ng kakatibay, tatablan ka ng mga ganong inumin. 80 proof is 40% alcohol. 40%. So, gano'ng karami yun?
halos kalahati na nung isang bote. Halos kalahati nun. Purong alcohol. At anong alcohol? Ethanol or ethyl alcohol. Totoo po yan. Kaya kapag ka ganun katitindi yung iniinom at sobra-sobra, kawawa talagang atay. At iba pang bahagi ng katawan. So, i-discuss natin sa darating na video, ano ba yung pakinabang ng alak? Kasi may pakinabang nga naman ito. Tulad nga ng ipinapayo niya kay Timoteo. At ano yung mga guidelines na sinasabi ng National Institute for Health, Mayo Clinic? So magbabase tayo sa mga ipinapayo ng mga dalubhasa, which is result doon sa kanilang mga pananaliksik. So ito ay may mga basihan yung sasabihin natin sa susunod, yung i-discuss natin. Hindi ito gawa-gawa lamang dahil nais ko na bawalan kayong uminom ng alak. So hindi naman, hindi ko naman kayo binabawalan, inom lang. Namatay yung ating monitor. Inom lang. Kampay. Pag nalaglag sa butas, patay. Kung mabago ko yung ulo, yun ay yun yung panganib doon. Kaya kayo ingat po tayo. Lalo na yung mga nade-depressed, no? Akala nila pag inom nila ng alak ay mapapawi yung depression. Well, sa mga ilang sandali, oras na pinatumba sila noong epekto ng alcohol, maaring nawala ang depression. Pero ang reality, kahit itanong mo pa po sa doktor, sa mga eksperto, lalo lang lumalala yung depression dahil pagka nagkaroon ka ng ulirat o ng malay uli, eh mas lalo mong na-feel, nadadama yung sakit na nagdudulot sa'yo ng pagka-depress. So, meron pong other best way para dyan. I-discuss po natin yan sunod-sunod. So, ang videong ito ay isang paanyaya, intro, na kung nais ninyo, abangan po ninyo yung aking mga video patungkol dyan at mag-subscribe po kayo sa akin kung gusto lamang naman ninyo. Midnight. Hindi night na gabi, ah. Night. Yung kabalyero. Ayan. Nakikita po ninyo sa inyong screen. Subscribe po kayo at samahan po ninyo ako. At mag-share na rin. Sharing. May napanood ako si Easy Work, sabi niya. Sharing is caring. Tama naman. So, paano po? Aasahan ko po kayo sa susunod na video. Kahit nakakaunti pa lamang tayo, madagdagan tayo ng paisa-isa habang tumatagal. Okay na yan. At kahit na merong isa na ika nga ay may matutunan, no? Hindi lang puro kasutilan, kasi kagaya kanina, nagjo-joke tayo, may mga kasutilan. At hindi po lang basta kasutilan yun ang mga totoong pangyayari dahil sa mga kalasingan. Eh, kung may matuto, napakalaking bagay po niyan. Kasi mababawasan yung gastos mo sa pagpapa-hospital, tulad ng yan nangyari sa akin noon. Mababawasan yung abala mo sa pananakit ng katawan o kung anuman sa akin tiyan. Maliligtas ka sa mga sakit na tulad ng aking naranasan. At napakaraming mga benepisyo na maaaring mapasa sa iyo kapag ka iinom ka ng kaunting alak lamang. Kaunti, ah. Huwag kang kukuha ng malaking baso. Yung baso. Laki. Merong ganong baso, eh. Mas malaki ba dito sa baonan na ito? So, paano po? Kita-kita tayo sa susunod na video.